Tuloy. Tay. Oh, buso. Puka, puka. Lalim yata ng iniisip mo, Tay. Ay, no. Pasensya ka na, anak, ha. Kasi, bigla ko na lang naaalala si Nanay Hilda mo, eh. Eh, sino bang makakalimot sa kanya, Tay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa atin, lahat tayo ang laki ng pasasalamat natin sa kanya. Maliban kay Tita Doris. Sana kasi makitaan niya ng kabutihan si Nay Hilda, hindi yung panay yung selos niya. Yan tuloy, napapahamak siya. Ewan ko nga ba dyan kay Tita Doris mo. Pero sana mabago naman dahil sa mga pangyayari, mawala na yung pagsiselos niya. May bago, Bunso. Kamusta si Nanay Hilda mo nung sa kanya ka nakatira? Tay, sobra po siya mapagmahal at maalaga. Parang si Nanay. Nakita niyo naman po siguro kung paano niya po kami asikasuhin dun sa outing. Oo, nakita ko nga eh. Alam mo, Tay, naaalala ko si Nanay kay Nay Hilda. Bakit? Kasi naman, Tay, mabait naman din si Nanay. Mapagmahal, asikaso, maalaga. Ganun na ganun si Nay Hilda. Kaya lang, si Nanay may mga nagawang ikinasira ng buhay natin. Bunso? May nakikwento ba si Nanay Hilda mo tungkol doon sa paghihiwalay ng asawa niya? Wala nga, Tay, eh. Yun nga din po yung pinagtatakan ko. Kung ganun kabait si Nay Hilda, bakit pa sila maghihiwalay? Ay, ma, malilate lang po ng konti si Doc Rose, pero paparating na rin po siya, mga 15 minutes po siguro. Ah, so kung 15 minutes pa naman siya, daan muna kami sa coffee shop. Bila na rin namin kayo ng kape ni Doc Rose. Okay na, thank you po. Sige, salamat. Thank you. Pasyente na ng surgeon ko tong si Hilda. What a lovely coincidence. Baka makahanap ako ng info tungkol dun sa Hilda na yon in her patient's records. 15 minutes. That's enough time for me to sneak in and find Hilda's records. Ilayo mo yung secretary. Sige na. What? Dali na! Go! Oh! Oh. Go! Please accompany me to the parking lot. I left my medicines in the car. Let's go, ma'am. Yeah, thank you. Okay, alalahin lang ako, ha? Yes, ma'am, let's go po. Slowly lang po, ma'am. Yeah, thank you. Ako, Nay. Ang haba ng pila. Oo nga. Cruz. Walang Hilda Cruz.
Balik na lang kaya tayo sa clinic. Iday na natin si Doc. Nay, ako na lang kaya dito pumila. Tapos, mauna na lang kayo sa taas. Sige na, susunod na lang ako. Oh, sige. Ikaw na bahala. Oo, oh, sige, 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 sige. Dito si Amelia. Doris? Anong ginagawa mo? Ha? Bakit mo kinakalkal ang mga files ni Dr. Ramos, ha? What's happening? Doc, pinakikialam mo na yung mga papeles mo. That's not true. Anong hindi? Nahuli kita! Doc, I'm sorry for coming here unscheduled, pero I needed a consult. Magkakilala kayo? Yes! Pasyente ako ni Doc Rose. Miss Montiliana, nakaschedule ngayon si Miss Cruz. Pwede ba bumalik ka after an hour? Sakto, may nag-cancel na next scheduled patient. Okay? Okay, Doc. Thank you. Accusing a fellow patient of stealing? Seriously, Amelia? Doc, siya ko si Doris. Girlfriend ng asawa ko. Isa siya sa mga taong hindi dapat makaalam ng sikreto ko. What? Hindi ko alam. Oh my God. Did she find out something? Kanina, kinakalkal niya yung mga files ninyo, pero wala naman siya nakuha. Amelia, I will make sure I will tell Felvit to protect your files, okay? And put it in a safer place. Amelia, don't worry about anything. Walang makakaalam sa sekreto mo. I don't and I won't tell any information about my patients sa kapapasyente o kahit sino pa man. Magtiwala ka, Amelia, okay? Oh, Doc. Salamat po. Hey, 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 hey! Girl, wala kang dapat ka-scared to death, okay? Anong wala, Glory? Munti ka makita ni Doris yung record ko. Kasi sa lahat naman na pwede niya maging surgeon, bakit si Doc Rose pa? Alam mo, huwag ka mag-alala dahil hindi niya makikita yung file mo. Tama si Taglory, Nay. Let's just make her think that parehong pasyente ni Doc Rosie, Amelia Galang and Hilda Cruz. Correct! Day, mabaliw siya sa kakaisip, hindi niya malalaman yung totoong pagkatao mo. At saka nangako naman si Doc, di ba? Naiingatan niya yung file mo. So, huwag ka na mag-alala, girl. Don't worry.